lupa at mga religious sector ng Pilipinas pagdating sa Islamic religion, nakaisa ang majority ng mga ulama sa pagsupo ng terorismo sa ating lugar. Sa pagsupo ng terorismo sa ating lugar. Ayan. So, muli, sa inyo ng magandang informasyon. At napakahalaga nito, ipapasalamat kami sapagkat binibigyan nyo ng time na magkaroon ng pag-aaral, hindi lang nakatutok sa seguridad, hindi lang nakatutok sa tinatawag na armed force para supuin ng terrorism. Hindi lang sa paggamit ng armas, sapagkat tunay na naniniwala kami na ang malaking dahilan ng terorismo sa atin dito sa bansa natin at sa buong mundo is involved yung tinatawag na ideology. Yung kaisipan, yung doktrina, na kahit na mahuli natin ang lahat ng mga present na mga terorista ngayon, o mapatay natin, kung nananatili yung ideology, may uusbong at may uusbong. Kaya ang pinakamahalagang kalabanin natin at maintindihan natin ay mismong maharap natin yung mismong ideology nila ang ating masawata. Kapag yun ang nawala natin, mas magiging lesser ang mga encounter. Kung ang lalabas tayo sa field para iparating sa mga tao kung ano ang tunay na halaga ng tamang kaisipan, ay mas magiging lesser yung mga encounter. Even in your side, pagdating nyo sa mga lugar nyo, kung naiintindihan na talaga natin kung ano yung ibig sabihin ng terorismo at ano ang tamang konsepto ng pag-unawa rito, makakaharap natin, makakalaban natin siya ng mas tama. Hindi po ba? Kapag tama yung ating understanding doon sa terrorism at kung paano matrace yung tunay ng mga terorista, mas madali natin ma-address yung problema. Hindi po ba? Kasi ang naging problema ng mga nauna sa atin, misinformed. Misinformed tayo kung sino yung mga totoong terorista. Misinformed tayo. Misa nahuhuli natin, napapatay natin, hindi naman pala sila. So it creates more problem. Bakit? Kasi dapat na yung hinuli natin na hindi naman sila yung terorista, eventually nagalit pa sila, sila pa rin yung terorista bandang huli. Di ba? Bakit? Kasi misinformed tayo. At pangalawang bahagi ng ating panayam, yung tinatawag na cultural sensitivity naman, o religious sensitivity, on how to approach Muslims pag nasa field tayo. Siguro sa mga Muslim dito, alam na nila tamang approach kapag nasa Islamic area tayo, on how to approach Muslims. Pero sa mga non-Muslims, ilan po ba non-Muslim dito, Christian? Of course, marami din, ano? Kung hindi ka Muslim, you don't know about some culture, medyo mahirap kum-approach. Pero kung alam mo yung tamang paraan ng approach na kapag pumunta ka sa isang Muslim community, example, may mga information dissemination tayo, paano ba ang proper way to approach them para makuha mo yung kanilang loob, di ba? So, itouch natin ng bahagya yan. Pero ang mahalaga sa atin is malaman natin kung ano yung tunay na konsepto ng extremism when it comes sa perspective ng Islam. Unang-una, ang Islam ay religion ng kapayapaan. I think ilang beses din ang narinig ito. Pero tunay na ang Islam, ito ay ang religion ng kapayapaan. At ibig sabihin ng Islam ay isuko mo ang sarili mo sa tagapaglikha. Ito ang ibig sabihin niya, is Islam o Allah, hindi tawin. Ang isuko mo ang sarili mo sa kaisahan ng tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung Islam. So, ito yung religion ng pagmamahal. Sabi ng Propeta Muhammad, peace be upon him, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbali nafsihi. Sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, sabi niya, walang tunay na nananampalataya sa inyo hanggat hindi nyo nananisin para sa kapatid nyo kung ano yung nais nyo sa sarili nyo.
Ibig sabihin, kung ano yung na gusto mo sa sarili mo, gusto mo ng kapayapaan sa sarili mo, gusto mo ng kabutihan sa sarili mo, Islamically speaking, dapat yun din ang gusto mo sa kapwa mo. Ito ang mga major doctrines ng Islam. Pero, ang Islam is a complete way of life. Kaya niyang pamunuan ang Islam, ang Quran, kaya niyang bigyan ng manual ang buhay mo bilang individual. If you will follow Quran, ang Quran para siyang manual eh. Di ba, pag bumili ka ng bagong cellphone, may kasama siyang maliit na manual, na doon mo mapapasa kung ano yung mga do's and don'ts, na kapag gusto mong magamit ng maganda yung cellphone, sundin mo yung nasa manual. It's same thing as Quran para sa tao. Ang tao, meron siyang manual. Ito gawin mo, ito huwag mo gawin. Kung gusto mo maging mabuting tao. At yung manual na ito, pwede mong gamitin sa tao, pwede rin sa pamilya. At pwede rin sa bansa. Ganun kakumpleto ang Quran at ang Islam. Pwede siyang gamitin sa tao, sa pamilya, sa barangay at sa bansa. Bakit natin sabi ito? Kapag sinabi natin kumpleto ang Islam, kumpleto ang Quran, kasama dito pati yung pamumuno sa bansa. Kaya naman may mapapasa ka sa Quran, may mga verses na tumatalakay patungkol sa pamumuno sa bansa at kahit na pa mga verses na tumatalakay sa tinatawag na rules of engagement. Mga rules of engagement na ginamit sa kalagitnaan ng digmaan na minsan yun ang minimiscount ng ibang mga radicalism, ng ibang mga terrorism, radicalismo, terorista, na ginagamit nilang verse out of context. Kaya nababansagan ng Islam na para bang meron siyang mga verses sa Quran at meron mga tradisyon na sinabi ang Propeta Muhammad bin Jabalim na parang medyo may ugnayan sa pakikipagpatay o pakikipaglaban. Bakit? Kasi yung verses na yun ay binasa ng out of context. Yung verses na yun ay ang Quran, meron nire-reveal ang mga certain verses to certain individual na dapat hindi ginagawa ng lahat. For example, may verse sa Quran, basahin natin ang sabi, Faktul al-Mushriki na hay tumawad at tumuhu. Sabi, kill the pagans wherever you find them. Ito, favorite itong gamitin ng mga terorista eh, sa mga radical, mga radical eh. Ang sabi sa Quran, kill them wherever you find them. Yun ang translation, Faktul al-Mushriki na hay tumawad at tumuhu. Kill them. So, ito ang gagamitin ng isang radical ng isang nasa recruiter ng terrorism o recruiter ng radicalism. Gagamitin niya itong verse na to at i-recruit niya yung mga kabataan na biktima ng kahirapan, biktima ng oppression. Ibig sabihin, i-approach niya yung mga taong galit, yung mga taong mga may matamang experience at papabasa niya yung verse ng Quran. Halimbawa, isang kabataan, tulad ng pinapanood sa inyong kahapon, isang kabataan, mabuti, mabait, pero hindi siya matagal sa trabaho na ano siya, na biktima siya ng radical, na biktima siya ng tawag dito ng diskriminasyon. Ngayon, naghirap siya, walang tumatanggap sa kanya at nagamit itong recruiter na ito at mapapasa sa kanya. Tignan mo, wala talagang ginagawa ng mga tao. Ito sabi sa Quran. Ito dapat natin gawin kasi walang gagawin mabuti ang mahal. Ang tendency, 60% to 70% nare-recruit niya na ito. Hindi man sumama sa armed struggle kagad o kaya sa humawak ng armed, pero ideology nandun na, may galit na. Norwegian to nagsisimula ang lahat. Misunderstanding. Pero ano ba talaga ibig sabihin ng verse na binasa natin kanina? Yung ba talaga ang meant nun? Para utusan ng mga Muslim to kill the non-believers? Yung ba talaga ang nakalagay sa Quran? Yung ba ang tamang proper understanding niya? I-reveal ang verse na yon sa mga sino? Sa mga fighters ng mga Muslim. Sa mga Muslim na nagkaroon ng 10 years agreement sa pagans na walang papatayin. 10 years of peace. Nagfirmahan sila, Treaty of Hudaybiyah. Nagfirmahan ang mga Muslim sa panahon ni Propeta Muhammad at ang mga Quraysh. Nagfirmahan sila na walang kalabag. Wala tayong papatayin, wala tayong nanakawin. Magkakaroon tayo ng 10 taong kapayapaan. Problema si Propeta Muhammad, peace be upon him. Nag-meeting sila, pinakita yung papel, nakalagay doon, pinaalis ng mga Quraysh yung Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alisin mo yan.
Sabi ni Propeta Muhammad, sige, i-resign mo. Ibig sabihin, tolerance eh. Inalis nila sa kontrata. Tapos nakalagay sa ilalim, nakalagay sa sulat, kapag merong taga Makka na, na Quraysh, na Taygan, na pumunta sa Madina, isosori nyo. Pag meron, kasi ang mga Muslim na sa Madina, ang mga Quraysh, ang mga kalaban nasa Makka. Pag merong taga Makka na pumunta sa Madina, out of this agreement, isosori nyo. Isosori nyo sila, hindi pwedeng manirahan sa inyo. Pero kapag merong taga Madina na bumalik sa Makka, hindi nyo isosori. Sabi ng Propeta Muhammad, sige, hayaan mo. Payag tayo. Basta mahalaga, may 10 years of peace. Yun ang nasa isip ng Propeta Muhammad. Read ito, nagkakaroon sila ng agreement. Pangatlo, signature. Nakalagay Muhammad Ibn Abdullah, Prophet of Allah. Sabi ng mga musyrik, sabi ng Quraysh, alisin niyo yung Prophet Muhammad kasi kung kukonsider namin Prophet Muhammad, ay wala nang gera dapat ngayon. Kasi hindi namin siya kinikilala ng propeta eh. Sabi ni Ali, si Ali kasama niya, Ali radiallahu anhu, ang pamangkin o pinsan ng propeta. Sabi ni Ali, hindi ko kayang burahin, propeta. Hindi ko kayang burahin na ang pangalan mo tanggalin ng propeta. Sabi ni Propeta Muhammad, ituro mo kung saan nakasulat. Kasi hindi siya marunong magbasa ang Propeta Muhammad eh. Ituro mo kung nasan dyan ang pangalan ko at ako mismo kukura ng propeta. Tinuro niya niya yan. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para lang magkapirmahan ng 10 years of peace. Para magkaroon ng peace between the enemy, yung Quraysh, at ang mga Muslim, ang daming tolerance na binigay ng Islam para lang magkaroon ng 10 taon na kapayapaan. Sinuko lahat halos ng Propeta Muhammad ang mga karapatan ng mga Muslim para lang sa... Yes. Hindi pa tapos yung usapan ang mga Muslim, ang mga Quraysh, may pinatay sila. Muslim. May pinatay sila Muslim. So, nung binrate nila yung treaty na yun, this is the time na nireveal yung verse ng Quran permitting them to fight. So, ang sabi, faktor ng Mushrikin, ang tamang translation, fight them. Kasi ang ibang translation nakalagay kill them eh. Hindi kill, fight. Yun ang accurate na translation. Pero ang ginagamit na translation ng mga magre-recruit, hindi fight, eh, kill. Kaya pag-kill ang tendency kasi, yung papatayin mo, known as parang walang laban. Kasi kill lang eh. Pero pag-fight, nandun yung context na this is a exchange of battles. Di ba? Kasi nakikita nyo, nagkakaroon ng context kayo yung verse, di ba? Hindi na yung mali yung kahulugan. So, fight them. Ibig sabihin, ngayon, pininapag nila of all the tolerance na binigay nila sa akin natin sa kanila, tinanggal natin yung mga karapatan natin. Pero the end of the day, pininapag pa rin nila. So, hindi na pwede. Reveal the verse of the Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala commanding them. Kaya may story. Fight them whenever you find them. Ibig sabihin, kayo, di ba, may mga general kayo, may mga official tayo. Pag makuutos pa sila sa inyo, lumabang kayo, malamya. Sarge, punta kayo doon, napaano natin mga regret? Hindi ganun. Pag nag-order sa inyo, may strong, di ba? Fight them! Ano kayo? Mag-assemble kayo, you will go there. Lalaban tayo, ganun ang command. Kaya ganun din ang term ng Quran nung nireveal yun, to give encouragement to the fighters. Fight them! Faktor ng musriki, whenever you find it, ano naman yung reason, ba't kung sa'yo sila matagpuan? Habit fight them kahit saan sila matagpuan kasi sa Makka, there are certain places na secret na bawal maglaban. Sa Makka, holy place yan eh. May lugar dyan bawal maglaban. Even in the time of ancient time, may mga lugar dyan, certain places na bawal kayo maglaban. Agreement yan. Pero nung binaba yung verse, because of the Quraysh na nilabag nila yung treaty, kahit saan na sila matagpuan, kalabanin nila sila. Ibig sabihin, kayo nag-start nito, kailangan labanan na natin sila. So, ito yung context. Ang context, hindi pinaba yung verse to create terrorism sa tao. To kill them whenever you find them, hindi.
ang tamang context nito, kailangan understood ng na nagpapasa, understood nung ina-addressan ng message kung kanino at para kanino at paano gagamitin ang verse. It's sad to say sometimes, ang mga scholars at ang mga ustad minsan, they are not equipped to answer these kind of questions. Kaya nami-misquote. Kaya nga sabi nila, ang Islam, walang pinalaman sa terrorism, ang meron yung mga tao na merong malipag-unawa. Merong malipag-unawa. Ngayon, malalaman natin na kapag ang isa na grupo o isang individual ay papunta sa radicalism if they are misquoting this kind of verse. Pag misquoted nila itong mga verse na to, alam nyo, kahit na hindi sila kasama sa grupong nakikipaglaban o meron, alam mo na doon sila papunta na pwede na silang i-guide. Dapat i-guide sila. Dapat i-guide sila sa tama. Dapat bigyan sila ng tamang information. At hindi yung nakapasay tayo sa mga false allegations. Example, pinakamalaki. Alam natin, hawak ito ng AFP, ng PNP na matagal na, na panahon. Na pag sinabing Wahhabi, pag sinabing galing ka sa Saudi Arabia, extremist ka agad. Hindi ba? Ewan ko, naka-attend kayo sa mga seminar na ganyan. Pag Wahhabi, Salafi, extreme ka agad. Sila daw yun. Wow, Salafi plus Wahhabi is false extremism. Ewan ko, naka-attend kayo, pero talamak yan. Na pag sinabing galing ka ng Saudi Arabia, doon ka nag-aral, doon ka namirahan, doon ka natuto ng Islam, pagbalik mo yun, extremist ka. Di ba? Yan na rin kayo ganyan. Ako galing ako sa Saudi Arabia. 11 years ako doon. Pero wala kang makikita ang center ng Islamic center na pangalan Wahhabi. Wala. Wahhabi is an invented name. Invented name ng mga deviant sect. Walang Wahhabi. Meron Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itong Sheikh na to na namuhay in the time of King Saud, nung ini-establish pa ni King Saud yung Saudi, kasi wala pang Saudi nun eh. Ang Arabian Peninsula, walang bansa dyan, walang border, tribu-tribu lang yan. Ito lang naman, British lang naman expect maghati-hati dyan eh. Pero dati isang lugar yan. Puro tribu lang yan. At ang Saud, isa sa tribu dyan, yung family ng Saud na Saudi Arabia ngayon, isang pamilya lang yan eh. Na medyo malakas kasi marami sila. Ngayon sa panahon na yan, ang Arabian Peninsula is talamak na yung tinatawag namin deviated sect ng Islam. Kasi ang Islam may mga sekta yan eh. At yung isa sa mga sekta ng Islam, we call them Sufism. At ang Sufism, sabi ng majority ng mga mainstream Islamic scholars, they are deviated kasi gumagamit sila ng mga magics, no, nagpupunta sila sa libingan to pray in their grave. But they call it tawag dito, Muslim sila, naka-adapt sila ng aral ng ibang mga religion, kaya they created a new religion, calling themselves Muslim. So yun ang talamak noon ng panahon na yun. So may isang scholar, ang pangalan niya, Muhammad bin Abdul Wahhab, siya yung tumayo para tawagin ang tao ng pagbalik doon sa original teachings ng Islam. Okay? Ito si Muhammad bin Abdul Wahhab, tinulungan siya ng Saudi Arabia. Tinulungan siya ng Saud family para makapagpalaganap ng kanyang propagation, ng kanyang call people to return to the traditional Islam. Yung Islam na dinala ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Kaso, si Muhammad bin Abdul Wahhab, maraming mga taong nagalit sa kanya, yung mga taong tinanggap yung bagong aral ng Islam. So, kaya ngayon nowadays, itong mga Saudi Arabia, tinatawag nilang Wahhabi because of Muhammad bin Abdul Wahhab. Well, in fact, walang sekta, walang grupo ng Muslim na tinatawag na Wahhabi. Wala. At ang dala ni Muhammad bin Abdul Wahhab na religion ng Islam ay yung Islam na pure na from Prophet Muhammad is the Abani. Kaso ngayon ginagamit siya, especially kapag haharap sa inyo dito, isang secular na Muslim, na na-insertan ng some hatred politically, for example. At sasabihin sa inyo, magaling ka Saudi, terrorist ka. Sabi nila, lahat daw ng mga leader ng terrorist galing sa Islamic University ng Saudi Arabia, sa Madina. Almost lahat daw.
Ang counter argument naman natin, lahat ng leader ng mga NDA dito graduate ng UB. Ibig sabihin, papasara natin UB. O huwag na tayo mag-aral sa UB. Diba? Ang counter argument lang natin. Oo, we cannot deny na some of the leaders of the armed struggle groups or so-called terrorists nag-aral sa Saudi Arabia. Pero kahit na natin, yung libro na ginagamit nila ron, hindi naman nila ito natutunan yun eh. I beg to disagree. Pag mayroong report, may intel report, na ang number one recruitment area ng terrorism is madrasa. Intel report yan. Maybe. Doon nagaganap yung ilang discussion, pero not in the premises during madrasa what time. Kasi bakit hindi tinuturo sa madrasa yan eh? Ang tinuturo sa madrasa dito, nakakalungkot, alipata lang, alphabet Arabic lang. Ngayon, pagkatapos magtipon-tipon ng mga estudyante sa madrasa, pag-uwian na, yung iba magtatambay dyan, magtatambay dito, saka ngayon papasok yung mga radical pag-i-start mag-question. Pero hindi na naganap ang recruitment doon sa madrasa itself. After ng madrasa, saka papasok ito. Kasi bakit, tinitignan natin ang curriculum ng madrasa. Very basic, elementary, tinuturo din elementary Islamic studies eh. So, ano pinaka number one recruitment area ng radicalism? Hindi madrasa. So, huwag natin pag-ihita ng madrasa. Ang number one na recruitment nila is social media. Social media. Ang madrasa natin hindi. Kasi bakit? 1970s, wala pang terrorism. 80s, ang madrasa nandiyan na. Ang mga masjid nandiyan na. Kailan lumakas ang recruitment ng terrorism? Ito lang. Nang may social media na. Pero dati, ano ba na? Ang Islam na meron tayo, ang mainstream Islam na meron tayo dito, ay Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. 19, from the very beginning, nandito na sila. May terrorism ba dati? Wala. Kailan nag-start itong mga terrorism terminology na ito? Na meron mga political issues na. Ano yung isang cause dito? Yung tinatawag na struggle for kung sino yung mas superior na grupo ng Islamic sect. Example, kaya nila sinasabi na bawal o extreme lahat ang pupunta sa Saudi Arabia. Bakit? Kung sino kasi nila, doon sa kanila mag-aral. Sabihin nila, ang lahat na nagpupunta sa Saudi, extremist, ang mga nag-aaral. So, ang government sasabihin, tigilan natin ang pagpapadala ng mga scholar dyan. Kasi yun, ipapadala ng scholar dyan eh. Ang Saudi Arabia, tumatanggap sila ng scholars yearly. No, siguro, nasa mga 100 scholar. Yearly yan. So sabi nila, extremist ka pag nag-aral ka sa Saudi Arabia, ay huwag na lang. Sa iba na lang saan, sa Iran na lang. So may struggle, di ba? Political. Nabibiktima na tayo, kaya dapat tayong nasa field, alam natin kung paano bumage ng grupo kung radical o hindi. Hindi lang tayo basta susunod sa sinabi ng isang grupo na Wahhabi at Saudi Arabia. Ginagamit tayo kung ganun, na nagagamit tayo sa politika nila to judge our fellow Filipinos, mga Muslim natin kasamahan, because of political agenda. Kaya dapat tayo na nasa ground, alam natin kung paano gumage kung ang isang grupo o isang tao is na-radicalize, hindi yung dictate. Hindi yung dictate, bibigyan tayo ng report na eto, pag ganyan, pag si Isa Javier galing sa Saudi Arabia, mark him as radical. Hindi, mali. Hindi nasusubo ang terrorism kapag ganun. Lumalaki lang ang problema. Pero kung nandun tayo sa field and we can gauge, pag napakinggan natin ang lecture ng isang tao o ang isang organization, nakita natin ang kanilang structure, alam natin na ito hindi to radicalism and we must stop from there. Eh, di ba? May kita rin ng isang tao na nag-lecture, ganito ang kanyang intindi sa mga verses ng Quran. Ito, malilig dito sa ganun. So we stop from there. Pwede natin siyang imbitahan o pwede natin siyang papuntahin ng isang alien to discuss with him with his certain point. At least, mapark na natin siya. Kasi bakit? Witness
witness tayo. We've attended this lecture. Nakita namin ang kanyang organization and we did. Then from there, we mark. Hindi tayo susunod sa dinidictate lang ng ilang mga lecturers na sasabihin, eto, radical to, radical to, radical to. They even will give you structure. Meron silang parang ganyan na parang family tree na nasa taas si Bin Laden at kasasa pa pa ng mga Pilipino. But at the end of the day, yun, pag-aaralan mo yung knowledge na yun, yung pala fabricated lahat. Hindi ba? Bakit? Nabuo yun because of political diba, agenda. Kaya dapat tayo sa field, mas more wise tayo. Tignan natin. Diba, sa inyo, kung takong patabado, tignan ko yung mga Islamic organization na. And I required, no, pag nagbibigay ako ng mga seminar sa mga Islamic organization, sinasabi ko muna sa kanila, kumpletuhin niyo yung mga legal documents nyo. Yun muna. Kailangan, pag Islamic organization ka, secure mo yung mga documents. License, SEC, or ano-ano paman. Magpa-affiliate ka sa NCMF o sa ORMA na tinatawag. Yung mga imam dyan, kailangan recognize ka. Yun ang mga titignan natin una. Nagkaroon ako ng online lecture about extremism din sa Salam Police National yun. Almost 800 ang umatid online. Ito yung number one na tanong nila. Paano namin malalaman? Kasi ano sila? Tawag dito yung kulungan? Mga warden ba? Yung tawag dyan? Gano? So, dami po mapasok sa aming mga lecturers na Muslim. Paano namin malalaman kung extremist yung kanilang nilelecture? Sabi ko, bakit ganyan lecture? Tignan nyo how they understand. Pero bago yun, tignan nyo yung papalat nila. Meron ba silang certain documents? Recommended ba sila ng NCMF? Meron ba silang certain certification from here and there? Tignan nyo muna sino nag-ano sa kanila, nag-endorse. For example, nag-lecture ako doon, endorsed by Task Force Davao, endorsed by this certain organization. Tignan natin muna, yun yung unang kailangan natin gawin. Bago tayo tumanggap na mag-lecture sa ating mga inmates, tignan natin yung kanilang organization, legitimate ba? May mga contact persons ba? Sino ba ang mga ano? Then after noon, gawin natin lagi. Now, kapag may mga Islamic program doon sa lugar nyo, dapat may visibility sa AFP o may visibility ng PNP. Dapat ano, we cater them, pag nag-invite sila, bigyan natin ng pagkakataon na to attend. To give them security, pangalawa, nandun yung visibility ng militar. Diba, maganda yung pangatlo, nandun ka to check if they are, nandun sila sa kategory na tamang understanding ng mga verses ng Quran, tama ba yung kanilang mga understanding ng Quran. Even mas maganda, it will be recorded. Then pa-analyze nyo, kung meron na kayong mga tip, pa-analyze natin sa mga expert kung yung kanilang lectures is leading to radicalism. Hindi ba? At hindi yan nangyari once, twice, thrice, kailangan continuous. Maaaring sa first lecture, hindi nila matouch yun. Pangalawa, kailangan lagi tayong present. Lagi tayong present kapag nag-lecture sila. Yan ang sinasabi. Then pangalawa, kailangan pag nalaman natin yung mga tao na nagpupush ng mga bagay patungkol sa PCBE na ito, kailangan we support. Lagi namin tumatutumano kami ng isang forum sa Sambuanga na ang problemang na-raise doon, yung mga silang mga nagpupush pa ng preventing and countering violent extremism, sila pa yung napagbintangan, sila pa yung nakulong. Eh sad to say, itong mga imam natin, itong mga ustad natin, nakatulong natin dito, naiipit sila minsan sa dalawang nag-uumpog ang bato. Diba? Ang government, pinagbibintangan sila bilang mga extremist, at ang mga extremist, binibigyan sila ng rules na they must be killed. Ako, example, dami mong death threats sa mga ano, sa mga radicals. May mga death threats. Sabi, ba't ka nakikipagsulangan sa government, di ka nabusin, kafir ka. Nakikipagsulangan ka sa government, kafir ka. Kaya, umanda ka, next ka sa target. Oh. Ngayon, ano mararamdam ako? Imbis na makakuha ng support from government, pagbibintangan ka rin ng government, kasama ka sa mga list ng mga minamanmanan. Ang government, tinitignan ka as radical,
Iniimbestiga na kayo, kapila naman. Ngayon, ang tendency yung sa akin, pananalimik na lang ako. I will just go to my house, magpahinga doon. Ang tendency na wala na yung sinasabi natin yung important point ng paglaban sa terrorism, yung ideology. Kasi yung mga lumalaban sa ideology nila, yun yung mga hindi nakakakuha ng enough support. Enough support from our government. Pero nung nag-attend kami sa forum, talagang sabi ni yung sekretary nun, kami sana, I believe, nandun siya. Sabi niya, binigay niya yung number kung talaga nakakaramdam kayo ng threat. Call me direct, I will send you tawag dito, magpapadala kami niya from the BIT or AAP para mag-ano sa inyo, mag-guard sa inyo. And I hope sana ganun ang support. And diba? So, mahalaga sa ating nasa field, no, magpapalik tayo sa mga provinces natin na we must know how to recognize yung mga radicals, not only yung dictated sa atin ng mga ano. Even me, kung ano yung dictator, huwag nyo, ang kunin nyo yung proper knowledge. Proper knowledge, how to identify them. At pinakamalaki doon ay yung how they deliver their lectures. Hindi ba? Saka yung complete ng kanilang mga documents pag kailangan silang invite. Yan ang number one, ano po? Ang pangalawa, yung tinatawag na religious sensitivity natin. Sa mga non-Muslim dito, pupunta ka sa lugar ng Muslim, ano ang mga effective approach para hindi mo matouch ang kanilang kultura na minsan, which is very sensitive. Minsan kasi sa akin, okay pa, yun para sa kanila, hindi. Eh, di ba? Kaya ang tendency, malinis ang puso natin na may uniform, pero pagdating doon, malihin na natanggap kasi hindi tayo nag-meet halfway. Example, number one, ang mga places, mga mosque. Way back, ang mga sundalo, pag pumunta sa isang lugar, to meet the imam, to meet the leaders, minsan sa mosque sila nag-meeting, papasok sa mosque, kasama yung boots, pati mga babae, lahat, dire-diretso sa mosque, without caring ba? Na ang mga Muslim, they pray there, they tawag dito, nagbabaw yan, nagsusunod yan, then papasok ko yung boots. Sa atin wala, malinis ang ano natin, tapos minsan ang hirap bumarin yan. Diba? Ang hirap bumarin. Pero kapag pumunta ka sa isang lugar, at nag-meet kayo sa masjid, at pinapasok kayo, at makikita nila nagtatanggal kayo ng boots, hogey points number one na ako, they respect us. Official ka, for example, sa lugar nyo, at tinimbita ka ng leaders, at pagdating na nag-aalis ka ng boots, anong magiging, yung feeling ng mga tao nila nakatingin sa inyo sa paligid, ay, nire-respeto tayo. Let's hear from them. Hindi diretso na naka-boots, tapos, di ba malaking, ano, malaking factor, na ano, sa ating konti sacrifice ko po, hanggang, tapos pagpasok, greet, alam natin yung mga certain words, alam alaikum. Maliit na bagay, pero maaaring yung nagawa ng pag-alis ng bus, maging dahil na pakinggan tayo ng imam, di ba? Kasi na-touch mo yung puso eh. Now, which is sa ibang lugar, yun ang ginawa nila. Nagkabakbakan, yung lugar na mosque, yun ang open, yun ang malaki, doon sila nagpunta, doon naglagay, doon nagluto ng bityo ng aso, ng bakoy, ng... Anong tingin ng tao sa paligid? Pero kung nakita natin, naglabanan sa isang lugar, nandun ang mga personnel, mga sundalo natin to protect the area. Nandun naman kayo to protect, di ba? Kaso walang hindi atin alam na hindi pala pwede yun. Pero kung ano na natin, pag nakita natin, nandun yung mga tao, nandun kayo, at nakita nyo, you respect the place. Nirespeto nyo yung bosque. Nandun yung mga personnel, yung pag-ibig ng mga tao na makukuha natin yung pagmamahal, respeto at pagmamahal. Na kahit na natigmaan, nagkaroon ng rito, example, o nagkaroon ng, nandun yung BIF, for example, nagkaroon ng labanan, so evacuate ang tao. So for the my time being, for few days, nandun mga kasundaluhan lang. At pagbalik ng tao, nakita nila, maayos yung mosque. Nakita nila, ipinatod sila ng mga sundalo, nilagyan ng mga bahay,
hindi magalaw, hindi tumuli. Pagbalik nila, yung trust magiging. Hindi na bago yung mosque. Oo, natulog sila dito, pero nilinis nila. Di ba? Malinis. Sumakayos ang lugar. Ito yung tinatawag natin cultural and religious sensitivity. Pinag-aaralan ito sa buong mundo kasi very effective sa mga peace process. Very, dati ito, pinag-aaralan ito ng mga multi, ano, multi-company, yung mga big companies na may mga branch international. Meron silang cultural sensitivity para palakasin ang mga kumpanya sa iba't ibang lugar. Pero inadapt na ito sa mga negotiation na pagpupunta yung grupo, yung mga tropa doon, pinag-aaralan nila yung cultural ng lugar. Hanggat sa yung mga lingwahe, mismo yung mga salita nila, kaya lang gawin. Ganun kalakas yung cultural sensitivity ng mga ibang tao. Na bago sila pumunta sa isang lugar, pinag-aaralan nila kahit yung mga salita. Sa atin, mag-start tayo sa baba. Yung respect sa masjid places. Pag-inimbita tayo sa mga lugar ng mga imam, ng mga ustad. No? Don't invade the privacy. Kung sa atin, minsan, open tayo eh. Pilipino, di ba? Okay, meron din. Sa Islam, sa mga ustad, sa mga imam leaders, they are much very concerned about their privacy. Kaya minsan, yung bahay nila, makikita mo, pagpasok mo, hindi mo alam kung saan yung, makikita mo, parang square lang na sana, doon ka lang eh. Kasi bakit? Respect nila yung family nila, hindi natin pwedeng, parang pa tayo nagpupusisa sa loob, nasan yung asawa mo, nasan yung anak mo. Sa mga leaders, ng mga Muslim leaders, respect natin yung kanilang privacy. Number one. Number two, pangalawa, yung ano, yung issue ng babae. Issue ng babae. Hindi naman malalim, yung shake hands lang. Yung shake hands. No, kasi sa Islam, hindi pwedeng, ano, hawakan ng lalaki ang kamay ng babae na hindi niya kaano-ano. In vice versa, mapapabae man yung Christian o mapapabae yung Muslim, mapapang lalaki ng Christian, lalaki ng Muslim, vice versa, ano mang mangyari, hindi sila pwede maghawakan kapag hindi sila magkaanuhan. So maraming explanation dito kung ano mga virtues o hindi, may explanation din ang mga non-Muslim bakit pwede, pero at the end of the day, we are discussing about culture. Diba? Eto, sensitive ang mga Muslim dito, tayo na dapat. Pag pumasok tayo sa isang organization o isang forum, at may babae, Muslim, at si Sundalo parating, pag ganyan sa organization, biglang ikaw humapa lang sa dibdib mo, ma'am, salamualaikum, nakita ikaw pa yung, di ba ma'am, salamualaikum, hindi ka nagabot ng kamay. Ibig sabihin, nalaman nila, uy, alam nila. Same sa mga konsultatuhan natin mga babae. Pagdating doon, imimit si imam. Si imam, imimit. Si Muslim leader. Pagdating doon, nabrief natin yung mga sister na mga sundalo na walang kamay sa mga imam doon. Pagdating doon, ganun din. Imam, salamualaikum po, good afternoon. Nandito po kami para mag-explain about the yung issue po dito sa remedios dito. Meron po kami information na ganyan. Yung imam. At yung mga malalaking opisyal na minsan mag-opisyal ng mga babae. Dapat nabibrief natin kasi minsan nalalagay kami sa alam namin. Ilang beses, example, kung merong advisor si Sarah, for example, sa sensitivity, dapat na, Ma'am Sarah, ang mga kamitin natin, mga Muslim leaders. So pagdating sa stage, si Sarah, pag inabot yung babae, ikaw ngayon, pag hindi mo inabot, baka masamain niya, abot mo, yung tao naman ang nalagay mo sa di ba siyempre, yung Muslim leader ka, mahihiya ka, kamay mo si Sarah, pero sa loob mo, nalabag mo yung kultura mo, nalabag mo yung maniniwala mo. So may konting ano, although nagawa mo na, at papatawarin naman tayo nyo, na yung Sarah, pero deep inside, parang may nalabag. So meron kang nando sa loob, pero kung una pa lang, na-flip si Sarah, o mga imama, walang diyan rin nag-shake your hands, in respect, in first. Maliliit na bagay. Maliliit na bagay, pero nagiging cause ng malalaking bunga ng negosyasyon. Kung ano tayo, kung aware tayo. So, tayo mga kasundalohan, papalit tayo sa mga lugar natin. Ito yung maliliit na points. Maliliit na points na sensitive tayo na kapag ginawa natin siya ay maging cause ng mas magandang relationship with others. So, yan siguro ang aming mga ilan mga isi-share ngayon sa araw na ito.
At muli nagpapasalamat ako na na-invite ako dito. At insyaAllah, kung magkaroon tayo ng pagkakataon muli ng mas malalim na pag-aaral, insyaAllah makaka-provide pa ako sa inyo ng mas malawak na konteksto sa usapin dito, insyaAllah. Ngayon, kung meron kayong question, may mga question tayo, siguro mag-intervene tayo ng mga ilang mga katanungan, may ilang tanong na tingin nyo hindi malinaw sa inyo. So, dito na lang, maraming salamat sa inyo, Dr. Bakayran, sa mga kapatid ng Muslim, at maraming salamat sa mga personal natin ng mga Christians na binigay nyo ng time na maintindihan kami mga Muslim. Nang sa ngayon ay magkaroon tayo ng peaceful coexistence. Sapagkat sa lahat-lahat ng pag-aaral, ang number one cause ng pagkakaroon ng peaceful coexistence is yung we understand each other. And attaining this understanding, dapat proper knowledge. Kailangan na intindihan natin ang bawat isa, baka Muslim ganun. Kung alam natin na ganun siya, bakit, anong dahilan, naiintindihan natin siya, and that's the time we can be more tolerant. Ganun din sa side namin, pag alam namin kultura din ng mga Christian, ganun-ganun, alam namin, naiintindi namin sila, then we can be more tolerant kasi alam ng youth sila. Ganun din in our side. So kung nagkakaroon ng malaking information exchange yung dalawa, mas malaki, no, yung better chance ng peaceful coexistence. So maraming salamat sa inyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question? Sir, thank you for the sensitivity. Paano natin i-handle ang rito? Yun. Alhamdulillah, yung rito, nag-attend kami sa right shop last week lang, at isa ito sa malaking problema. Ito. According to sa pag-aaral, merong 5 major reasons ng rito. Like politika, land grabbing, so et cetera, et cetera. Pero ganun pa man, merong ang sensitivity dito is more on ano kasi same culture, more or less clan war ito eh. Minsan pagka-apelido pa eh. Minsan pagka-kamag-anak pa eh. Yung clan war na ito eh. No? So, ang tinatawag natin dito is yung approach. Approach ang pag-aaralan dito ng mga personnel natin. And these are done by experts. Kasi very, very sensitive ang mamagitan sa rito. Siguro ang pinaka-side ng personal is to yung tinatawag na security assistance. Pero kailangan pag merito sa lugar natin, we consult with the experts. And we will be the one who will assist them in the security. Ano pa sa lugar nyo, kayo ang in charge. At merito. And you are ordered to fix it. Hindi pwede tayo biglang approach doon. Baka maging masama natin. We call the experts. No, we can, pwede tayo makipag-ugnayan sa NCMA for example, or sa bar, meron dyan Ministry of Public Safety and Order. No? Bakit? Kasi meron dalawang approach. Now, which is needs a lot of training. Una, yung tinatawag na religious approach. And these are done by the scholars. Pupunta dun sa pag-imig yung dalawang leader ng clan and ipapakita yung mga verse ng Quran for them to ponder upon. Pangalawa, yung tinatawag nilang, minsan dinimix ito, traditional and religious approach. Traditional and religious approach. Kaya yung mga tinatawag natin, yung mga experts, yung mga talagang nag-mediator na rito, meron silang minsan ina-adapt na manual ng verses ng Quran and from the tradition of Prophet Muhammad para maging part ng kanilang approach. Kasi maraming mga traditional approach tulad ng mga blood money, kailangan naiintindihan natin kung ano yung mga terms. May mga blood money kasi pag involved ang buhay, pag ilan mo nilang mapatay dito, minsan kailangan i-compensation. May mga ganun silang discussion. Meron naman kung tinatawag nilang intermarriage. Di ba kapag naipakasal yung isa dito sa isa dito, doon natatapos yung rito. May mga ganung approach. Now, which is minsan tayo, hindi natin naiintindihan yun. Ang nakakaintindi doon yung mga expert in how they agreed upon. So tayo nandun tayo to secure the area na walang violence na magaganap.
sa ongoing ng negotiation. Ano? So pag nagawa natin 'yon, yun ang pinakamagandang pwede mangyari doon. Mag-touch natin yung ginatawag na religious and cultural approach, so which is usually these are done by the experts. Dahil ito na mga experts na kung dadating sa lugar natin na Merido, sino pa mga Magindano area o South Luzon o Tabasco area dito? No? Minsan yung mga Rido dyan, ano? Dyan, Lanao o Tabasco area, dyan ang mga Rido. So minsan, naaapektuhan tayo. Ngayon, kung gusto nyo pumasok dyan, sa experts tayo. So, question ba? Ako. Yes, paano natin malaman at makilala yung mga violent experiences? Yun po. Yun. Sa individual, makikita natin sila kasi it's very hard. Kasi how I dress, how I pray, how I speak, sometimes pareho-pareho. Pero makikita mo talaga ang papunta sa extremism, pinakamalaki dyan, is they are injecting hatred. Hate words. No, number one, tinatawag silang taktili. Ano yun? Yung lumalabas yung word nila sa bunga ng kufar. Kafir. Yan, kafir yan. Mga ganun words. Doon mo sila makikita. Kung ang kanilang mga way of talking to people, imbis na papunin, masama. They are fond of, to create hate. Diba? Yung bawa, dito sa lugar natin, masyado tayong oppressed. Diba? Hindi ko na alam, wala na siguro ibang solusyon dito. Parang gano'n ang mga dating. Even in his lecture, gano'n siya kamukal. Hindi ba? Tapos yung mga kafir na yan, yung mga gano'n ang approach, hate approach, number one factor yan. Then, may kita mo na ang kanilang lecture is lagi nakatuon sa tinatawag na ang solusyon lagi is parang magbuhat tayo ng lamas. Ganyan. May kita mo sila. So, ano mo madidetect ito? Sa first lecture, pag-invite mo sila, maaaring hindi sila magsalita ng ganyan. Second, third, continuous. May kita mo na ang kanilang set, kinamaan natin na hate, but hate ang tinipreach mo ay I thought is love. Pero bakit, ba't mong tinuturoan na magkaroon ng hate ang Christian sa Muslim at ang Muslim sa Christian? May kita rin, number one, meron silang yung word na kafir na ginagamit nila sa kapwa nila Muslim. Kasi sa Quran, ilang beses ni Allah in-address ang non-Muslim. Tinatawag niya ang non-Muslim na Ahlal Kitab, with respect. People of the Book. Tinatawag niya, o people of the Book. Minsan, ginamit ni Allah yung ayyuhal kafirun. Kafir, ginamit ni Allah sa Quran. Paano? Yung time na nag-blasphemous approach sila kay Prophet Muhammad, yung mga Christian, ay yung mga pagans. Ang sabi nila, Muhammad, sasamba kami kay Allah, pero samba ka rin sa Panginoon namin, sa Diyos namin. Ginanyan nila si Prophet Muhammad. Sabi natin, isang taon kami kay Allah, isang taon ka sa Diyos namin. Sabi ng mga different. O ganito na lang, isang taon ka sasamba sa Diyos namin, 10 taon kami sasamba kay Allah. Kahit gano'n na lang. Kaya dinibel yung verse na yun, na itong mga tao na ito, blasphemous, that's why they are called kafir. Kul ya ayyuhal kafirun, la a'abudu ma ta'abudun, wala antum abidun na ma'abud akong dino kong walladhi. Sabi ka na, o mga kafir, hindi ko sasambahin yung Diyos nyo at no need to samba my Diyos. Parang gano'n eh. Religion niya, religion ko. Because, hindi dahil nag-create ng hatred ang Islam. Because of the response doon sa blasphemous act. Nung nag-offer kay Muhammad na para pang niloloko niyo ako eh. Samba ko sa puntaw niya, samba kay santo. Parang gano'n lang. So, i-review yung Quran according to the context nyo na. Pero, usually, kapag ina-address ang mga non-Muslim to guide them, Christians, people of the book, all people of the book. Ta'alaw. Come in common terms. Ta'alaw ila kalimati sawa'un bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah. Diba? Tawagin nyo ang mga people of the book.
No, and let's talk. The things are common to us that we worship Allah and we don't ascribe partners to Him. Ganyan tinatawag ni Allah ang mga non-Muslim with respect. Pero siyempre, si Allah, magtatawag siya sa mga non-believers ng ano, kapadipende sa context. So, makikita mo itong mga preachers na papunta sa radical, pag nakapokus sila doon sa hate na ina-out of context sila, if they are calling the non-Muslim kafir, no? Kafir, they go out of context. Of course, we, no? In belief that the non-Muslim, they are kafir. Kasi baka lang sabi ng kafir, cover. They are the one who cover the faith. So, linguistically speaking, lahat ng hindi Muslim, kafir. Kami din, kafir kami sa non-Muslim. Diba sa Christian, we are kafir because we cover the faith of Christians and vice versa, linguistically speaking. Pero pag technically, minsan, pag sinabing kafir, they are the one who are parang non-believers. So, pero kung yun yung laro sa word ko, labas na labas, kafir to, kung parang yan yung gano'n, it's a sign of merong ano, kasi even Allah, hinocontextualize niya yung pagtawag sa mga non-Muslim. Sometimes, pag people, ya ayuhan nas, di ko ng people. Ahlul kitab, di ko ng people ng tabu. Eh, diba? Kaya makikita natin yung self-hope. Pag organization naman, yan pag individual, makikita natin na hate. Bakit hate? Bakit hate na siguro? Bakit parang puro problema? Pangalang, pag organization naman ang ating titignan, usually, kailangan ang problema ng organization is yung hindi sila nagpapapili. The religious problem. Matagal na namin request ito sa anumang organization, no? Na kapag gusto nyo maging legitimate, kailangan affiliated tayo. Kailangan yung mga documents tayo. Yung mga, pag walang documents, matagal na yung organization, wala sila mga documents. Ibig sabihin, hindi nila gusto magpa-control o magpa-monitor. Pag wala tayong isang monitoring to them, eh, mahirap. So, ang organization, kailangan para ma-assess nyo sila, kailangan meron silang proper documentation. Then sa individual, yun lang, makikita mo. And same thing, documentation sa organization at the same time, pag nakita mo yung kanilang flow ng kanilang agendas, is para bang hindi pa puti, pasama. So, pang-control natin sila sa pagmakita ng ano eh, not necessarily po na may makita ka na medyo radical ng teaching is automatic terrorist na siya. So, meron tayong stage na parang ano, preventive. Makita natin na medyo meron silang kiling na gano'n, mas maganda na i-guide natin sila. Bigyan sila ng tamang approach, mag-invite tayo ng mga scholars to have a dialogue with them. Ganun, hindi yung mapamamaya, hindi pa naman sila gano'n, papunta pa lang, at least maano natin sila, ma-supo natin in a very peaceful way. Si, ano sir? Question? Sarap lang. Ang tanong ko lang na ba, medyo, yung ano sir, yung parang kumpiyo sa kanya, yung may makalan sa North and North na bato, yung ibang pag-isipa dyan. So, anong pwede sa kumpiyo ko sa kanya? Paano? Hindi siya nagsisipa? Hindi, yung ano sir, yung ibang pag-way ng kumpiyo. Ah, okay. Kasi yan, mag-all-out. So, ang pwede ko sir, Actually, hindi naman kagad. Kasi meron tayong apat na madhab, di ba? Meron tayong Maliki, Hambali, Shafi'i, saka yung Hambali, Maliki, Shafi'i. Ano ba yung isa? Basta apat yan eh. Tawag dito, meron mga pagkakaiba yan minsan sa sala. For example, isa dyan yung takbir, no? Allahu Akbar, ganyan tayo sa sanay, di ba? Meron ganyan, okay yan, hindi pa naman yan labas. Meron naman sa atin, pagtakbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah kagad. So, marami pa na kaiba. Meron naman pagsujud, una kamay, yung iba, una tuhod. Meron, eto mga discrepancies sa tinatawag ng fair, minor to. Hindi ma-judge ang isang radicals depende sa kanyang way of sala. No? Sa kanyang sala. Even the Shia, iba ang sala ng Shia. Ang Shia, marami talaga ang Shia kasi we consider them as talagang labas na labas na eh. Ang sala nila, iba yung oras. Iba yung pinagpukumbay nila kahit hindi sila nagtatravel. Tapos may bato, may mga marami. Pero it doesn't say kaagad na terrorist sila.
So, ang terrorism, hindi siya makikita sa movement ng worship. Makikita siya sa ideology, how we think. We may pray the same way. We may, pareho-pareho. We may recite the same verse of the Quran. Pero yung utak, saka yung puso, nagkakaiba. Kasi bakit may hatred? May hatred. So, doon natin sila matidipay. So, we don't judge them by their act. No, yung halimbawa sa salat, worship, hindi natin sila matidipay. Sometimes, yung kawarej, you call it the kawarej, no? Ito, isang topic din ito. I hope mabigyan natin ng time. Ito yung tinatawag ng mga outsiders, mga karajay. Ito na naging source ng extremism. Doon talaga siya pinanganak. Doon sa tinatawag ng karajay, no? Sila, they worship more. They read Quran. Talagang grabe sila magsamba. Ito nyo naman yung mga sa Marawi, mga maupi sila pa yung mga nagbabasa ng Quran na lahat-lahat, di ba? Pero may sinabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, na ano sila na kung gano'n sila kabilis pumasok sa religion o gano'n patatag, gano'n din sila kabilis lumabas. Parang itong mga bagay is pabalag na. They can kill innocent people and claim to be religious. And ano, they committed heinous crime even in the time of Sahaba. Diba? Yung mga binubok sa yung gilte, pindali yung Islam. Hindi ganito ginawa ng mga pasabi ng Propeta Muhammad. So, I hope mabigyan natin ng time to have a lecture about this karajay. Ito yung simula ng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalam.